Get out! Iyon ang boses na nagpatigil kay Ramil sa ginagawa. Kasalukuyang siyang nag-aayos ng kanyang office suit nang marinig niya iyon. Dali-dali naman siyang bumaba at dooy nakita niya ang kanyang bagong hire na maid na dala-dala na ang kanyang mga gamit na papalabas na ng kanyang bahay. Naroon din ang nobya niyang si Veronica na nakapamewang pa habang pinagmamasdan ang kasambahay. Ang bagal! Bilisan mo na! Asik pa ni Veronica dito. Babe, what's happening here? Tsaka, anong ginagawa mo dito? At ikaw, Anna, saan ka pupunta? Bakit mo dala ang mga gamit mo? Sunod-sunod na tanong ni Ramil na paiba-iba ang tingin sa kasambahay at sa nobya. Babe, just don't ask any more questions. You? Sige na, umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa guard palabas. Go! Wala na ngang nagawa pa ang kasambahay, kundi ang umalis sa bahay. Gusto pa sanang pigilan ni Ramil si Anna dahil awang-awa talaga siya sa ora nito. Pero hindi niya magawa. Kilala niya kasi ang nobya at nakakasiguro siyang ang dahilan sa pagpapaalis ng nobya kay Anna ay dahil na naman sa pagsiselos nito. Nang makaalis ng kasambahay ay doon na inayos ni Veronica ang kanyang necktie na para bang wala lang nangyari. Aw, you look so handsome. There you go, done. Babe, what was that? Ano bang ginawa ni Anna para paalisin mo? Oh, yung Anna na yan? Ha, nakikita mo ba ang suot niya? Napakaikli ng palda niya. Alam kong sinadya niyang gawing maikli ang palda para akitin ka. What? Babe naman, yun lang ang dahilan? Anong yun lang? Ramil, big deal yun. Babae ako at alam kong ano ang mga moves ng mga ahas na nagaliparot sa paligid ko. She deserves it. Sana inayos niya na lang ang trabaho niya kesa ang gawin ka pa niyang additional. Oh, by the way, I'm here because I thought you're sick. Bakit ka nakasuit? Papasok ka ba sa office? Well, okay na ako. Mas lalo lang ako magkakasakit dito eh. Paalis na rin ako ngayon. Sumabay ka na sa akin. Oh no, huwag na babe. May dala akong kotse. And oh, mag-hire na lang tayo ng bagong maid. But in one condition. Okay, ano yun? Ako ang mamimili kung sino ang papasok na kasambahay mo dito. Babe, you don't have to do that. I know how hectic your schedule is. Ramil, I have to. Para naman kampante ako kung sino ang makakasama mo dito sa bahay. Gusto mo bang pati ito ay pag-awayan pa rin natin? Okay, fine. Sige na, ikaw ang bahala. If may time ka para dyan, I'll let you do that. Ayaw kong mag-away tayong dalawa, okay? Isang matamis na ngiti naman ang pinakawala ni Veronica sa kaniya hinalikan sa labi ang nobyo. Inayaan niya munang makaalis si Veronica at sumunod naman siya. Manong Conrad, dumaan muna po tayo sa coffee shop. Ay, sige po, sir. Hindi po ba kayo nakapagkape sa bahay, sir? Well, as usual, Manong, pinaalis kasi ni Veronica si Anna eh. Ay naku, kawawa naman po si Anna, sir. Umiiyak po habang naglalakad paalis. Gusto ko pa nga sanang ihatid eh. Kaso, baka ako ang mapagbuntungan ni Ma'am Veronica. Hayaan mo na iyon, Manong. Alam mo naman kung saan nakatira si Anna, di ba? Mamaya, papupuntahan ko siya sa iyo para ibigay ang huling sahod at bonus niya na rin. Tsaka, pakisabi na rin na ako na ang humihingi ng pasensya sa ginawa ni Veronica sa kanya. Naku, napakasilusa po talaga ni Ma'am Veronica, sir, no? Ilang kasambahay na po ang umalis dahil lang ayaw niya. Ganun talaga. Wala naman din ako magagawa, Manong. Mahal ko eh. And I won't let that simple thing ruin our relationship. Bilib na bilib po talaga ako sa pasensya mo, sir. Kaya patay na patay din si Ma'am Veronica sa inyo eh. Ngumiti lang si Ramil bilang tugon at ibinaling na ang atensyon sa labas ng sasakyan. Sa isip niya ay,
Hindi lang naman kasambahay niya ang madalas pinag-iinitan ng kanyang nobya, kundi pati na rin ang kanyang sekretarya sa opisina. Hindi niya mabilang kung ilang beses na ba siyang nagpalit ng sekretarya dahil din sa pagsiselos ni Veronica. Pagdating sa opisina ay ibinaling niya na ang buong oras sa kanyang trabaho. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ay parang may nakaligtaan talaga siyang meeting. Kaya lumabas na siya at tinanong ang kanyang sekretarya. Hala, oo nga pala sir. Naku, pasensya na po, nakalimutan ko po. Nasapo na lamang ni Ramel ang kanyang ulo dahil tiyak na naguusok na ang tenga at ilong ng kliyente niya dahil hindi siya sumipot sa meeting nila. Sinubukan pang gawa ng paraan ni Ramel ang kliyenteng iyon pero hindi na siya binigyan pa ng tsansa. Kinahapunan, wala sa mood na umuwi si Ramel sa kanyang bahay. Pagdating ay nagulat pa siya nang marinig na parang may nagluluto sa kusina. At hindi naman siya nagkamali dahil may tao nga roon kasama pa si Veronica. Babe, panimula niya. Dahilan para mapalingon ito. Oh, hi babe. You're early now, ha? May nangyari ba sa office? Actually, yeah. Hindi ko nasipot si Mr. Xiao sa meeting namin kanina. Dahil nakaligtaan ng sekretarya ko. She's always like that. Gusto kong intindihin, nagkakasimula pa lamang niya as a secretary. Pero nasayang ang pagkakataong yun eh. Aw, babe. Well, let her do her job. Masasanay din yan kalaunan. Hindi na nagsalita pa si Ramil dahil ang magaling niyang sekretarya dati ay napilitan siyang tanggalin sa trabaho dahil lamang kay Veronica. Oh, by the way babe, this is Manang Aida. Siya ang magiging bagong maid mo. Magandang gabi po, sir. Bati naman nito. Nakahanap ka kaagad? Yes, of course. Ako pa ba? Here, nag-prepare na siya ng dinner for the two of us. Okay, magbihis ka na muna doon at ready na to any minutes from now. Tumango-tango naman agad si Ramil at pumanik na sa kanyang silid para makapagbihis. Nang maghapunan na sila'y, halos iluwa ni Ramil ang kinakain dahil ang lahat ng ulam na niluto ng bagong kasambahay ay maalat. Ang kanin din na sinaing nito ay hilaw pa. Pinalampas na muna iyon ng binata at binigyan pa ng tsansa si Aida. Pero nang hindi na rin siya nakatiis, ay formal niya itong pinaalis. Babe, ano ka ba naman? Bakit mo tinanggal si Manang Aida? Singhal agad ni Veronica nang makapunta siyang muli sa bahay ni Ramil. Babe, I gave her too many chances. Pero wala talaga eh. Hindi siya marunong magluto. Inamin niya mismo sa akin yun. Ang kaya niya lang ay maglaba at maglinis. Pero pagluluto, wala daw talagang tsansa. What? Kaya niya naman sanang pag-aralan yun eh. Babe, please understand. No! Alam ko na ginagawa mo lang to para ikaw ang maghanap ng maid mo eh. Akala ko ba malinaw na to sa'yo, Ramil? Napag-usapan na natin to ah. Yes, babe, at pumayag ako. Hindi ako umangal sa lahat ng gusto mo. Pero sana naman piliin mo rin yung marunong talaga. Yung sekretarya ko ngayon, laging may nakakalimutan. Feel ko wala sa office work ang mind niya. Alam mo, babe, mas lalo nagiging mabigat ang trabaho ko sa kumpanya eh. Tas ito naman si Manang Aida. What? What do you mean? Are you saying that this is all my fault? Are you blaming me? No, babe. Nagsasabi lang ako. Hindi eh. Iba kasi ang pinupunto mo dito, Ramil. Okay, fine. Blame me. Well, dapat naman talaga akong i-blame, diba? Dahil ako ang nagpasok sa sekretarya mo. At ako ang nagpasok kay Manang Aida dito. Okay then, ikaw ang bahala kung sino ang i-hire mo. Wala akong pakialam. Galit na wika nito at dali-dali nang umalis. Babe naman. Pagtawag pa ni Ramil dito, saka siya hinabol. Ngunit kahit anong pagtawag niya'y parang wala nang naririnig si Veronica at pinaharurot na ang sasakyan.
Ang naiwang si Ramil ay nahilot na lamang ang kanyang sentido dahil sa nangyari. Sir? Sir, ayos lang po ba kayo? Ano po ang nangyari doon kay Ma'am Veronica? Tanong naman agad ni Manong Conrad sa amo. Ayun, nagalit dahil pinaalis ko si Manang Aida. Eh, sir, tama lang naman po ang ginawa niyo eh. Pero iba ang iniisip niya Manong eh. Ang nasa isip niya, kaya ko daw pinaalis si Manang Aida ay dahil gusto kong ako ang mamili ng bago kong kasambahay. Eh, kung ganun sir, mamili na lang po kayo ng bago. Hindi na muna Manong. Baka kasi mas lalo lang magalit si Veronica. Hindi na muna ako maghahanap ng kasambahay. Hayaan ko na munang humupa ang galit niya sa akin bago namin pag-usapan ulit ang tungkol dito. Pinal nitong wika. Naging mahirap para kay Ramil ang walang kasamang kasambahay sa kanyang bahay. Sa katunayan ay ang mga damit niya'y si Manong Conrad na lamang ang inutusan niya para ihatid sa laundry shop. Si Conrad na rin ang nagluluto minsan dahil naaawa ito sa among si Ramil na nagkakanda sugat-sugat pa dahil sa pagsusubok nitong magluto. Sa madaling sabi, si Manong Conrad ang nagsilbing runner ni Ramil sa bahay. Salamat Manong Conrad ha. Dadagdagan ko na lang ang sahod mo para dito. Naku, wag na po sir. Masaya na akong nakakatulong sa iyo. Naaawa na din kasi ako sa iyo eh, dahil ang dami mo ng sugat sa kamay. Nga pala sir, may ba ako? Nagkaayos na po ba kayo ni Ma'am Veronica? Oo Manong, nagkausap na rin kami. Pero wala pa daw siyang panahon na maghanap ng maid eh. Dahil sobrang hectic daw ng schedule niya. Natuwa nga yun eh. Dahil ikaw daw ang naging temporary runner ko dito sa bahay. Ay, wala pong problema sir. Pero kailangan nyo rin pong maghanap ng kasambahay, lalo na sa paglilinis nitong bahay mo. Oh yeah, oo nga po Manong. Hinihintay ko na lang po si Veronica para hindi na po kami mag-away. Sa apat na taong magkasintahan si Veronica at Ramil, ay kilalang kilala niya na ang nobya. Lahat naman kasi ng pag-aaway nilay, pagseselos lang ang nagiging dahilan. Kaya nag-iingat na rin si Ramil na huwag magalit o magtampo sa kanya ang dalaga dahil isang malaking suyuan na naman ang magaganap. Hanggang isang araw, pababa na noon ang binata at nakahanda ng pumasok sa trabaho. Nang makita niya sa labas na may kausap si Manong Conrad na isang dalaga. Wala namang ibang pumasok sa isip niya, kundi baka mag-a-apply iyon bilang kasambahay niya. Ngunit nang tingnan niya ang dalaga ng seryoso, ay doon na siya napabuga ng hangin at napailing. Nakakatiyak kasi siyang malaking problema na naman ito kapag ang babaeng kausap ni Manong Conrad ang magiging bagong kasambahay niya. Sa porma pa lang kasi ng dalaga, ay sobrang ganda at appealing na. Simple lamang ito, nakalugay lang ang mahaba at bagsak nitong buhok at walang kolorete sa mukha. Pero kahit ganoon pa man ay sobrang ganda nito, lalo na kapag ngumingiti ito. Tahimik lamang na nakamasid si Ramil sa dalawa hanggang sa makita niyang nagpaalam na ito kay Conrad at umalis na. Nang sila na lamang dalawa, ay doon pa lang lumapit ang binata kay Manong Driver. Magandang umaga, sir. Aalis na po ba tayo? Teka lang po at ihahanda ko na ang sasakyan. Tumango naman si Ramil bilang tugon at nang maihanda na ang sasakyan at nasa loob na sila'y, doon na nagsalita ang binata. Manong, sino po yung kausap mo kanina? Ay, nakita niyo po ba, sir? Anak ko po yun, si Maya. Dumaan lang po siya dahil may ipinapabigay ang mama niya sa akin. Sakto din kasing nagja-job hunting yun ngayon eh. Pasensya na sir ha, kung pinapasok ko po ang anak ko nang di mo alam. Akala ko po kasi nasa taas pa po kayo. Pagpapaliwanag pa ng driver. Bagya namang nagulat si Ramil dahil hindi niya alam na may anak na dalaga pala si Conrad. Talaga po,
anak mo yun? Naku sir, sa tono mo ah, parang di ka naniniwala. Magkamukha naman po kami sir, diba? Pagbibiro pa nito, nasiyang ikinatawa naman ni Ramel. Oh my, magkamukha naman po manong. Ang ibig ko lang pong sabihin, nabigla lang ako. Di ko kasi alam na may anak ka palang dalaga eh. Saan naman po siya mag-job hunting? Oh, kahit saan po sir. Kakatapos lang kasi ni Maya sa culinary school. Kaya naghahanap na po siya ngayon ng trabaho para daw makatulong sa amin ang mama niya. Ang batang yun talaga, napakabait. Ganun po ba? What if sa bahay na lang po siya pumasok manong as my chef? Hindi alam ni Ramel, pero kahit alam niyang delikadong matanggal na naman si Maya dahil sa kanyang nobya, ay hindi pa rin siya nagdalawang isip na sabihin iyon kay Conrad. Naku sir, alam ko naman pong mabait kayong amo eh. Pero ang ipinag-aalala ko lang ay si Ma'am Veronica. Alam naman po nating pareho na ayaw niya sa mga ganyan eh. Di rin naman po sa pagmamayabang sir, pero maganda din naman po si Maya. Ayaw ko pong pag-initan niya ang anak ko at saktan. Napatango naman agad si Ramel dahil maski siya man ay iyon din ang naisip. Alam niyang hindi malabong mangyari iyon, lalo na't sobrang ganda ng anak ng kanyang driver. Manong, maski ako naman po ay ganoon din ang naiisip. Pero ako na po ang bahala kay Veronica. Pwede naman po siyang magtrabaho sa bahay. Magluluto lang siya and after her work, pwede na siyang umuwi. Para na rin hindi mag-isip ng masama si Veronica sa kanya. Naku sir, gusto ko mang umuo. Pero please manong, kailangan na kailangan ko lang po talaga ng tagaluto ngayon. Pangako, hindi po magagalaw ni Veronica ang anak ninyo. Saglit pang nag-isip si Conrad hanggang sa pumayag na rin siya at sinabing kakausapin niya ang anak para sa offer ni Ramel sa kanya. Lumipas nga ang dalawang araw ay dumating na si Maya sa mansyon. Doon na biglang natigil ang mundo ni Ramel dahil kung gaano kaganda ito sa malayo ay mas gumanda ito sa personal. Ipinaliwanag naman niya agad kung ano lang ang gagawin ni Maya at pwede siyang makauwi pagkatapos niyang makapagluto ng hapunan. Babalik siya tuwing umaga ng alas 4. Susundin siya mismo ni Conrad at uuwi ng alas 6. Pumayag naman ang dalaga dahil bukod sa magaan lang ang trabaho niya ay malaki pa ang sasahurin niya. Nagustuhan naman ni Ramel ang mga luto ni Maya at pasadong pasado talaga ito sa kanyang panlasa. Oh, by the way sir, kumusta po ang food? Okay lang po ba? Sabihan niyo lang po ako kapag kulang sa alat o baka naman sobra lang sa alat. Pwede naman po akong mag-adjust sir since hindi naman po tayo pare-parehas ng taste. Nakangiting pahayag ni Maya. Oh no, it's okay. Ang totoo niyan, pasadong pasado sa panlasa ko ang mga hinahanda mong pagkain. I love it. Oh, thank you sir. Malaking bagay po para sa akin ang papuri ninyo. Nakangiti pa rin niyang wika dito. Nang malaman naman ito ni Veronica at nang personal niyang makita si Maya, ay nakaramdam siya muli ng pagseselos sa personal chef ng nobyo. Pero dahil hindi naman nag-i-stay sa mansyon ang dalaga, ay nakahinga siya ng maluwag. Gusto niyang isipin na trabaho lamang ang pakay ng dalaga doon. Pero kahit ganoon pa man, ay pinag-aawayan pa rin nila si Maya. Lalo na isang gabi, nang doon mag-dinner si Veronica sa mansyon at nakita niyang panay ang tingina ni Ramel at Maya. Mangyari pa'y laging pinupuri ni Ramel ang tagaluto nito. Dahilan para mag-alburuto na naman si Veronica. Babe, palisin mo yan dito. I don't want her here. What? Ano na naman bang nakita mo kay Maya? She makes my life easier, babe. Noong wala akong katulong dito, sobrang hirap. I don't care.
O baka naman natutuwa ka rin na nandito siya. Akala mo ba? Hindi ko nahalata na panay ang tingin mo sa kanya. Lagi mo siyang pinupuri. What now? Natural lang napupuriin ko siya dahil masarap naman din talaga ang mga luto niya eh. You know what? I can cook for you, Ramil. Babe, hindi na nga dito nag-i-stay si Maya eh. Hinahiyaan ko na siyang umuwi dahil ayaw kong magalit ka na naman sa akin. Pero kung gusto mo naman siyang paalisin dito na walang sapat na rason, hindi na ako makakapayag. Ang gusto ko, pagkatiwalaan mo ako. Yes, maraming babae sa mundo, pero hindi lahat gusto ako. Ikaw lang ang nag-iisip noon eh. Please, babe. So sa tingin mo ba, praning ako? No, pero parang doon na ang punta eh. I can't fire her. Sa ayaw at sa gusto mo, Maya will stay. Nang gagalaiti na sagalit si Veronica, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa at umalis na. Alam ni Ramel na matinding suyuan na naman ito, kaya napahinga na lamang siya ng malalim at nahilot ang sariling ulo. Nang makita naman siya ni Maya para sana'y makapagpaalam na siya, ay doon na ito naupo sa kanyang tabi. Sorry sir ha, pero aksidente kong narinig ang pagtatalo niyo ng girlfriend mo kanina eh. Magpapaalam na sana ako dahil uuwi na ako, pero hindi ko pa magawa. I'm sorry Maya, kung narinig mo pa ang lahat ng yun. Don't mind her, selosa lang talaga siya. Yung tipong halos lahat ng bagay pinagseselusan niya eh. Well, naiintindihan ko naman po sir. Natural lang naman po ang magselos. Well, ang mabuti pa, bumawi na lang po kayo sa kanya at iparamdam mo na siya talaga ang mahal mo at hindi niya kailangang magselos sa ibang mga babaeng nakikita niya. Tuh, bawi? Paano naman kaya ako babawi? Well, i-date mo po siya. Mag-dinner po kayo sa labas. Masaya na po kami dun. Parang nahimasmasa naman si Ramil sa sinabing iyon ni Maya. Kaya naman, para makabawi sa nobyang si Veronica, ay naisip niyang yayain itong kumain sa labas sa isang mamahaling restaurant. Pumayag naman ito, kaya siya na mismo ang sumundo kay Veronica sa bahay nila. Masayang masaya pa ang dalaga dahil inaasahan niya na talaga ang pagsuyo sa kanya ni Ramil. Pero pagdating nila sa restaurant ay nakita niyang isang magandang waitress ang lumapit sa kanila. Pakiramdam niya'y natalbugan nito ang kagandahan niya. Kaya sa simula pa lang ay tinataraya niya na talaga ito. Babe, what are you doing? Tinatanong niya lang naman kung ano ang order natin eh. Pilit na pagpapakalma ni Ramil sa nobya. No, it's really obvious babe. Nagpapakyut siya sa'yo. Tell me miss, kasali ba sa trabaho mo as a waitress na magpakyut sa mga customers na lalaki? Baling nito sa waitress. I'm sorry ma'am, pero wala naman po akong gina... And now, sinasagot mo ang customer mo? How dare you? Waitress ka lang dito, so get the hell out of here kung gusto mo pang makapagtrabaho dito. Tumaas na ang boses ni Veronica at umabot na sa puntong pinagtitinginan na sila ng ibang mga customers na naroon. Kaya naman, sa magkahalong hiya at galit, ay dali-dali nang hinila ni Ramil ang nobya sa labas ng restaurant at doon na siya hindi nakatiis at pinagsabihan na ito. What was that, huh? Nandito tayo para magkaayos. Pero this is too much, Veronica. Feeling ko, tinutolerate ko na ang mga gawain at attitude mo. I had enough. Hindi ko na kayang tiisin pa ang ugali mo. So what do you mean? Huh, Ramil? What do you mean? You know what? I hate saying this, but I'm breaking up with you. What? No. I can't let this happen. Pinoprotektahan lang naman kita sa mga malalanding mga babae sa paligid mo eh. I love you, Ramil. Mahal na mahal kita. That's not love, Veronica. That's obsession.
I can't be with a woman na immature and self-centered. In short, I can't be with you. 4 na taon na kong nagtiis sa'yo. Pero may hangganan din ang lahat. Ayoko na. Pinal nitong wika at iniwang nakatulala si Veronica sa isang tabi. Walang luhang lumabas mula sa mga mata ni Ramil. Siguro nga'y pati mga mata niya'y pagod na ring umiyak. Hindi niya na kayang tiisin pa ang ugaling mayroon si Veronica. Toxic na iyon para sa kanya. Kinuwento niya rin sa driver na si Manong Conrad ang lahat. Dahil maigpit niya nang ipinagbabawal ang pagpapapasok kay Veronica sa mansyon. Okay, walang problema si Ramil. Tama lang po ang ginawa niyo. Hindi na po healthy ang relasyon niyo ni Ma'am Veronica eh. Saad pa nito? Simula din nooy, tinapos na ni Ramil ang ugnayan nilang dalawa ni Veronica. Pero kapalit noon ay ang pagiging malapit niya sa tagaluto niyang si Maya. Bukod kasi sa masayahin ang dalaga, ay gustong gusto niya rin ang pagiging sempleng babae nito. Lagi na rin silang nag-uusap at umuwi na rin ang maaga si Ramil galing sa opisina para lang maabutan niya si Maya. Madalas kasi kapag umuwi siya sa mansyon ay wala na si Maya sa bahay niya. Dahil kapag natatapos na ito sa pagluluto ng hapunan, ay umuwi na ito kaagad at nagpapaalam na lang sa pamamagitan ng pagte-text. Hanggang isang hapon, umuwi ng alas 5 si Ramil para maabutan niya pa si Maya. Saktong nagluluto pa si Maya noon, kaya sumilay agad ang matatamis na ngiti ng kanyang labi. Oh, good afternoon, sir. Napaaga po yata kayo ah. Nakangiti naman agad na usal ng dalaga. Sinadya ko talagang umuwi ng maaga dahil balak ko sanang yayain kang mag-movie marathon eh. If okay lang naman sa'yo. Huh? Movie marathon? Yeah, actually sinabihan ko na si Manong Conrad na baka late na kayong makauwi. Or if sobrang gabi na, sa guest room ka na lang matulog since wala namang trabaho bukas. At pumayag si Papa? Oo. Okay, sige po sir. Walang problema. Tatapusin ko na lang po muna ang niluluto ko para makakain na po kayo. At iyon naman agad ang ginawa ng dalawa. At nang matapos na silang maghapunan, ay pumwesto na sila sa sala para manood ng palabas. Maya-maya lang ay kumatok si Mang Conrad. Sir, excuse me. Ipagkakatiwala ko na muna ang anak ko sa inyo ha. At kailangan ko pong umuwi. Tumawag kasi si Mrs. at kailangan ko siyang puntahan. Oh, pa? Anong nangyari kay Mama? Okay, sasama na lang po ako sa inyo pa uwi. Ay, wag na anak. Samahan mo na lang muna si Sir dito. Tsaka wag ka nang mag-alala dahil wala namang nangyari sa Mama mo. Kailangan ko lang talagang umuwi para makapagsulo naman kayo. Oh, este, kami ng Mama mo. Ha? Huh? Si Papa talaga? Okay, mag-iingat po kayo ah. May biyahe pa po ba ngayon? Manong, dalhin mo na lang ang sasakyan. Wala naman akong trabaho bukas eh. Ay, naku sir, wag na. Nakakahiya naman. Sige na po, Manong. Wag na po kayong mahiya. Pagpupumilit niya pa dito. Wala na rin nagawa pa si Conrad, kundi magpasalamat na lamang sa amo at umalis na. Nang sila na lamang dalawa, ay ipinagpatuloy na nila ang panunood ng palabas. Nag-order na rin ng pagkain si Ramil para naman may makain sila habang nanunood. Natapos na nila ang unang palabas at napagpasyahan ni Maya na romantic comedy naman ang kailang panoorin. At habang nasa kaligitnaan sila ng panunood, ay di inaasahang may love scene ang eksenang iyon. Kaya doon na sila parihas na palunok. Unang tumingin si Ramil sa dalaga at ganoon din si Maya dito. Ang totoo'y gustong gusto din talaga ni Maya ang binatang amo. Pero pinipigilan lamang niya ang nararamdaman dahil para sa kanya'y
wala siyang karapatang ibigin ang isang katulad ni Ramel. Dahil isa lamang siyang tagaluto nito. Ngunit ang paulit-ulit na pagtanggi ng kanilang mga isip ay ang pagkontra naman ng kanilang mga katawan. Dahil sa mga oras din na iyon ay parehas na silang natukso. Kapwa, nagiinit ang kanilang mga katawan at kakaiba ang mga kuryenteng dumadaloy sa kanilang mga ugat. Unang gumalaw si Ramel at siniil ng halik ang malambot na labi ni Maya. Di na rin nakatanggi pa ang dalaga dahil naiinis man siyang aminin pero hinahanap-hanap ng katawan niya ang mga haplos ni Ramel. Hanggang sa magbitaw si Ramel at tinitigan nito ng seryoso ang dalaga. Nanimoy, nangihingi ng permiso sa mga gusto niyang gawin kay Maya ng gabing iyon. Sir? Okay, gawin mo ang nais mo sa akin. Sa malambing nitong boses. Iyon lang ang pinakahihintay na hudyat ni Ramel dahil nang sabihin iyon ng dalaga, ay tinanggal niya na agad ang damit nito at inangkin ang kanyang dalawang perpektong bundok. Tanging pag-ungol na lamang ang nagagawa ni Maya na animoy isang musika sa pandinig ni Ramel. Maya, is this your first time? Tanong pa ng binata sa kanya na agad niyang tinanguan. Dahil dooy, mas lalong nag-init si Ramel at mas sinako pa ang kanyang bibig sa mga bundok ni Maya. Matapos sa ibabang parte ng katawan nito, ay dumako siya sa matambok na pagkababae ni Maya. At iyon naman ang pinaglaruan ng kanyang dila. Ramdam niya ang basang-basang kuweba ng dalaga na mas lalo niyang ikinainit. Sir, hindi ko na kaya. Ungol na saad ng dalaga. Sa muli, ay hudyat na naman iyon para kay Ramel. Hinubad niya ang pantalon at pinahiga ang dalaga. At doon niya na unti-unting ipinasok ang galit na galit niyang kobra sa paraisong pag-aari ni Maya. Hindi nila alam kung ilang minuto nilang sakop ang katawan ang isa't isa. Basta ang alam nila, natapos na lamang ang palabas na pinapanood nila'y di pa rin sila tapos sa yugyogan at pasarapan. Nang sa wakas ay matapos na sila'y kanya-kanya na sila ng bihis at nagyakapan muli habang nakahiga sa malaking sofa. I like you, Maya. Pag-amin ni Ramel sa dalaga. Ako rin, pero hindi ko lang masabi dahil isa lang akong katulong at hindi ako nababagay para sa'yo. Hey, huwag mong sabihin yan. Ako lang ang makakapagsabi kung sino ang nababagay sa akin. I like you. At dahil sa nangyari sa atin ngayon, hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Muling siniil ng halik ni Ramel ang labi ni Maya. At iyon ang senaryong nakita ni Veronica nang buksan niya ang main door. Nakasunod din ang gwardya dito. What the? Anong ginagawa niyo? And you? Ahas ka! Akmang sasakta na sana ni Veronica si Maya, pero mabilis itong hinarangan ni Ramel. Veronica, what are you doing here, ha? Paano ka nakapasok? Sir, pasensya na po. Kanina ko pa po siya sinasabihan na bawal eh. Pero bigla po siyang tumakbo papasok. Saad ng gwardya? Kaya pala, ipinagtanggol mo siya ng ilang beses, Ramel? Ay dahil plano mo palang ipalit yung hampas lupa iyan sa akin? Veronica, look, wala na tayo. At malinaw sa ating dalawa yun. Tapos na tayo at ayaw ko na sa'yo. Mas masaya ako sa piling ni Maya. At kung papipiliin ako sa inyong dalawa, siya ang pipiliin ko ng paulit-ulit. Kasi, sempo lang si Maya. Kesa sa'yo, na sosyalerang si Lusa. Lumabas ka na ngayon dito sa bahay ko o gusto mong ipakaladkad kita sa guard palabas? Ganon? Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo, Ramel? 100% sure. Sige na guard, dalhin mo siya sa labas. Like,
go of me! Don't touch me! Aalis na akong mag-isa! Galit na singhal ni Veronica sa gwardya. Nang mawala na sa presensya nila si Veronica, ay doon na niyakap ni Ramil si Maya. I'm sorry about that, Maya. I can't believe her. Sir? Ramil, enough with that sir thing, okay? Dahil simula ngayong gabi, magiging tapat na ako sa papa mo. Liligawan kita at walang makakapigil sa akin. Ramil, hindi mo kailangang gawin yan dahil lang may nangyari sa atin. Ginawa ko yun dahil gusto kita at hindi ako papayag na mawala ka pa sa akin. Ramdam ni Maya ang pagiging sensero ni Ramil. Kaya naman, isang matamis na ngiti na lamang din ang pinakawalan niya. At niyakap na rin pabalik ang gwapong binata. Kinabukasan ngay, lakas loob na kinausap ni Ramil si Manong Conrad. Kung ano ba talaga ang plano niya sa kanilang dalawa ni Maya. Naroon din si Maya at nakikinig sa mga gustong sabihin ng binata sa kanyang ama. I'm willing to marry your daughter, Manong. Sincere po ako sa nararamdaman ko. Si Ramil, sa ilang taon ko pong pagiging driver mo, ay kilala na po kita. Alam ko pong mabait kayo at wala po akong magiging problema kung nagkakagustuhan po kayo nitong anak kong si Maya. Pero sir, bilang isang ama, ayoko pong nasasaktan ang anak ko. Ang gusto ko po ay tapusin mo muna ang kung anumang problema ninyo ni Ma'am Veronica. Manong, tapos na po kami ni Veronica at malinaw po yun sa aming dalawa. I can't stand with her anymore. Isa pa, nang hiwalayan ko siya, doon ko napagtanto na hindi ko na pala talaga siya mahal. Eh, itong anak ko, mahal mo ba? Opo, Manong. Eh, ikaw, Maya, mahal mo ba itong si Sir Ramil? Ala nga namang umuo ako, pero ayaw mo pala. Baling nito, sanak. Opo, pa, mahal ko po siya. Sagot naman ni Maya dito. Oh, okay, kung ganun, kayo na ang bahala. Total malalaki na naman na kayo. Basta si Ramil, ang gusto ko lang po sana na mahalin mo ng totoo itong nag-iisa kong anak. Opo, Manong, magkakaasa po kayo. Simula nga noon, ay doon na rin sinimula ni Ramil ang panliligaw kay Maya. Hindi na rin nagpaparamdam sa kanila si Veronica na ikinahinga naman ang malalim ng dalawa dahil sa wakas ay wala nang manggugulo sa kanila. Well, siguro unti-unti na rin natatanggap ni Veronica na ayaw ko na talaga sa kanya. Kaya masaya at kampante na ako ngayon. Uwi ka ni Ramil sa dalaga nang minsay nasa parke sila. Pero Ramil, kahit naman ganoon siya, nagdarasal pa rin ako na sana may isang taong magpapabago sa kanya. Hindi na din kasi maganda ang ganoong ugali eh. Sana magkaroon na rin siya ng tiwala sa kung sino man ang magiging partner niya sa susunod. Oh yeah, hopefully. Maganda naman siya, almost perfect. Pero yun nga lang, lahat ng bagay o tao ay ginagawa niyang big deal. Akala ko noon sweet ang ganun. Nakakatakot na pala. Nakakasakal na din kasi kapag nagtagal. Well, I just hope na kapag may makita siyang lalaking nakalaan na para sa kanya, matutunan niya ding magtiwala sa iba. Pero ang importante ngayon, ikaw at ako. Mahal na mahal kita, Maya. At hinding-hindi ko hayaang masaktan ka pa ng iba. As long as you're with me, sisiguraduhin kong ligtas ka. Isang matamis na ngiti naman agad ang pinakawala ni Maya. Dahilan para mapangiti na rin si Ramil. Doon din ay mas naging masaya pa ang dalawa at ramdam nila ang kaligayahan sa piling ng isa't isa. Umabot lamang ng 3 buwan ang panliligaw ni Ramil kay Maya at naging sila na nga officially.
Mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya, nang saktong mag-isang taon ang kanilang happy relationship, ay nag-propose na rin agad ng kasal si Ramil sa nobya. At nagpakasal sila sa lalong madaling panahon. Love, time really flies so fast, no? Parang kailan lang, girlfriend pa kita. Pero ngayon, legal na asawa na. Halos hindi makapaniwalang wika ni Ramil sa asawa. Oh yeah, and soon, magiging kompleto na para maging isang masayang pamilya. Dagdag na rin ni Maya dito at agad kinawaran ng halik sa lobby ang mister. Marahil hindi man kapanipaniwala ang happily ever after para sa iba, pero sa dalaway, naranasan nila iyon. Dahil isang buwan matapos ang kanilang ingranding kasal, ay dumating na ang baby blessing nila. At excited na silang maging mommy at daddy at maging isang happy family. The end. Oh my kulay, what a beautiful story. You know what? Deserve nila ang isa't isa. You know, mabait si Ramil, mataas ang pasensya niya, pero may hangganan talaga. Okay naman magselos, you know, natural naman yan, pero hindi yung toxic na lahat katulong, tanggal, mga katrabaho, tanggal, pati waitress, nadamay, OMG, ay nako. Alright mga kaibigan, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Thank you my co-author, Regine. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.